Hello, hello. Good morning mga guys, mga dudo, mga enday. Mga guys, meron tayong gagawin ngayon. Arab po 2011. May kumplensya ng EC. Ayaw lumamig. So ngayon, titingnan natin kung anong magiging problema. Siguro, sa ano ko... kailangan talaga magbukas ng ano dashboard dito. Itong dashboard na to. Titingnan natin kung wala bang leak yung ano yung evaporator. Kasi okay naman yung labas linya condenser. Okay naman siya. So kailangan siguro natin magbukas dito. Okay mga guys. Mabuksan na natin. Mga guys, kailangan ko lang sanang dito lang sana sa ano sa bungad, pero wala, hindi kaya. Kailangan talaga tayo magbaklas ng buong panel, buong dashboard mga guys. Madugo-dugong labanan ito. Kasi dito banda yung ano, nasa loob to, nasa gitna mismo yung evaporator niya. So kailangan talaga tayong mag ano, magbaklas ng buong dashboard, buong panel niya. Baklas ng dahan-dahan mga guys. May pangbaklas tayo mga ganito para hindi masira yung mga cover niya. Tandaan lang para masira yung cover.
Ito yung blower motor. AC blower motor, mga guys, ito yun. Tinanggal ko muna. Marami pang tinanggalin. Dugo-dugo pa ang labanan. Subukan ko yung dukutin mga guys kung kayang dukutin. Hindi talaga tanggal talaga tayo ng ano. Tanggal talaga tayo ng dashboard dito. Panel board. So ito mga guys, natanggal ko na yung ano. Ibang parts sa panel board. So hindi na tayo kailangan magtanggal ng buong panel. Kailangan lang natin tanggalin yung motor blower. Ito siya oh. So hindi na kailangan magtanggal ng buong evaporator. Para hindi ganong mahirap ang trabaho. So ito yung mga guys oh, itong evaporator niya. Itong kailangan kong tanggalin. Kasi marumi na oh, ito. Itong dahilan na hindi siya lumalamig sa sobrang dumi na ng evaporator. Yan na, yan ang problema niya. Kailangan natin baklasin 'yan. Kung kailangan palitan, palitan. Kung kailangan linisan lang. Linisan lang natin. So, papakita ko sa inyo kung paano mag-release ng gas freon. Okay mga guys. So mga guys, ito yung ano, linya niya sa AC. Charging valve ito. Ito siya. Dito tayo mag-release ng freon. Ito siya. Itong edge. Itong basta malaki yung ano charging valve, ito yung high pressure, itong high pressure niya. So itong maliit ang ano charging valve, itong L maliit ito siya, maliit. Ito yung low pressure. So, dito natin ikakabit itong ano natin, itong gauge. Maliit ito. So ito yung low pressure. Ito kulay blue. Ayan, kulay blue ang low pressure. Tapos itong kulay pula naman, ito yung high pressure. Basta may pressure sensor. Yan yung ano, high pressure. Dito natin ikakabit sa ito niya mga guys, malaki yung ano niya, malaki yung bunganga niya, butas. So dito siya sa ano, hindi siya pwede magkabaliktad. Basta tandaan nyo mga guys, itong kulay pula, yan yung high pressure. Malaki yung charging valve. Yung kulay blue naman, low pressure. Maliit yung charging valve, hindi pwede magkabaliktad. Guys, ito ang buti na may lamang tubig. So dito ko ipapasok yung hose niya para mag-release yung pag nag-release tayo ng gas, hindi siya mangamoy. Tingnan niyo mga guys, pag walang tubig, oh, wala na. Mangamoy. So dito natin ano para safety tayo. Hindi mangamoy. Dito natin ilagay. Bago tayo mag-release ng EP gas frame. Dito. So, walang kausok-usok. Yan lang mga guys. Buksan yung kulay blue sa low pressure. O pwede yung pagsabayin yung high pressure, kulay pula. Para mabilis tayo. Hindi naman tayo nga madali. Kahit blue lang. Yan mga guys.
bago natin tanggalin yung evaporator, kailangan wala nang laman yung system. Wala na yung gas ko yan. So, taliintin na siya bago tayo magtanggal ng evaporator. Pusa namang hinto yan nga guys. Pag wala nang laman, hindi siya umukulo. Nakalabas lang. Yan mga guys, ito yung tatanggalin ko. Linya ng ano yan, evaporator. Expansion valve. Yan yung expansion valve. So dyan ako magtanggal. Ambirtin lang yan bago hugutin ko sa loob yung evaporator. Yan mga guys. Mga guys, tanggalin ko na yung expansion valve. Kailangan natin umakyat kasi maliit na tao lang ako eh. Hindi makakayang maabot. Hindi maayabot. Kailangan natin umakyat talaga. Guys, natanggal ko na. Yan siya mga guys. Natanggal ko na siya. So, pwede ko na hugutin sa loob. So, mga guys, natanggal ko na yung expansion valve. Ito, expansion valve niya. So, pwede na ko nang tanggalin yung evaporator. Na mga guys, yung evaporator niya sobrang dumi, so, kailangan natin palitan na siguro to or linis lang. Okay mga guys, abangan nyo ang part 2 kung paano natin ikabit naman. Bye bye.